Mga bossing, matagal po tayong hindi nagkita-kita. Ngayong araw po na to, tuturo po po sa inyo kung paano po tayo magkabit ng dalawang deep well sa isang Jetmatic. Yun po kasing may-ari, may dati po siyang deep well, kaya lang po may taglay daw pong kalawang at may amoy. Ngayon po, nagbaon po kami ng isa pa para ipakita sa kanya kung ano ang pagkakaiba nung dati niyang nakabaon na deep well at itong aming bagong gawa. Yan po. Lalagyan po namin ngayon ng istro ang aming bagong gawang deep well. Kaya panoorin niyo po. Yan po ang aming 3-port PVC na gagawing injector or istro sa loob ng aming deep well. Yan naman po ang ating put bulb. Yan, ihuhulog na po namin ngayon ang aming istro. Yun. Yan pong deep well na yan na aming ginawa ay 25 feet po ang lalim. Kaya po ang aming istro ay 24 feet naman po ang istro po na aming ginawa para po hindi po makuha o sumagad sa pinakabuhangin po ang aming istro. Yan po. Ngayon naman po, higpitan po namin ang ating bushing in and out gamit po ang aming yabi tubo. Make sure po na ito po ay mahigpit na mahigpit para po hindi po magkasingaw o mag-leak. Once po kasi nagkaroon po siya ng leak dito sa ating coupling, bushing at ating in and out, ay may posibilidad po na hindi po humigop ang ating electric motor pump or Jetmatic. Yo, thank you. Okay. Taka pa yun, ibang tao dyan. Diesel nito ay yung isa niya. Isa, gasolina. Halimbawa, ito. Itong isa na to. Na walang nang balong. Kasi maganda tubig na itong isa na to eh. So, ayun, topic niya. Makita mo doon sa truck. Para soka. Maganda tubig na ito. Kaya duduwal natin. Yung isa na, yung isa kanina, tapos ito. Makikita mo pagkakaiba. Yan po yung magpapagawa. Uy, may-ari. Ito naman po ang aking partner. Si Jeffrey San Pedro. Lalagyan po namin ang ball bulb. Dual deep well po in one Jetmatic. Just in case po na mawalan po ng supply po itong isa, doon naman po kukuha yung isa. Yan po kasi malalim po ito.
Kaya alam po, medyo pangit po ang tubig. At nangangalawang daw po, ayaw daw pong luminaw. Ngayon, binuhay po niya itong isang deep well niya. Kaya alam po, medyo mababaw po siya ng konti at nauubusan daw po ng balong. Kaya po, iduduwal po natin siya. Lalagyan po natin ng ball bulb ang isang deep well niya. Ball bulb po na PVC. Guys, susuktong na po natin yung ating PVC papunta po sa kanyang electric motor pump. Five to 10 seconds lang naman po ang ating pong Neltec cement. Ay, kakapit na po yan. Ayan po ang ating Neltec cement. After that po nun, naman po ang kabilang deep well. Lalagyan po natin ng ball bulb. Ayan po. Oop, taas mo konti. Ayan. Ayan, duduwal po natin siya. Lalagyan din po natin ng isa pang ball bulb na 3/4 diameter na PVC. Diretso mo, boss. Usay. Sukat. Ngayon sa ating electric motor pump kung saan po ando doon po ang ating Jetmatic.
nasa likuran po kasi yung gitmatic niya. Layo. Yun. Ngayon po, nilagyan din po namin ng check valve dito dahil po kahit po kasi may put valve po dun sa kanyang dalawang deep well, ilagyan din po natin ng check valve na 3-port dahil po malayo nga po siya para meron din po siyang stopper ng tubig po dito sa ating malapit sa ating motor pump. Ito po yung tubig ng isa pong kanyang deep well, naninilaw daw po. At yung po kasing isa, medyo maganda, tingnan nyo po, medyo madilaw yung tubig niya. Ano po sa kaisa? Okay, hayaan mo ng parehong nakabukas. Masasalubungan po namin ng tubig po ang ating jetmatic. Kaya po tatanggalin po muna namin ang ating end cap. Eri tubig. Hindi, baklasin mo rin yan. Tanggal mo rin. Tapos liwa mo ng konti, papunta rito, hatakin mo. Yan, very good. Tubig. Isa pa. Okay, testing. Yo, kaya mo lang. Yan po, kumukuha na. Patay mo muna, okay na. Kumuha na. Takpan mo ngayon ng end cap. Eh, basta ano? Talikod ba? Hindi, huwag na. Ayos lang yan. Yan. Andarin mo. Okay na. Yan. Kumuha na po ang ating kumuha to sa maganda. Ano? Pa. Ito sa maganda kumuha. Hindi. Sasabay pa yan eh. Sabay. Yan, lumabo dahil kumuha na rin siya dun sa magandang tubig bago. Muna natin yung sara muna natin ngayon yung isang ating medyo madilaw na tubig. Sara muna natin dito isa. Yan, yun lang umaandar. Sasarap po muna natin ang isa. Ito po yung sa kanina. Ito po yung isa. Isasarap po muna natin to. At hahayaan po muna natin naka-open tong isa para po makita po natin ang pagkakaiba. Balik po tayo uli ngayon sa ating electric motor pump. Ay, oo, yan na. Tingnan nyo po. Ayan po. Kumukuha siya. Kaya lang po, medyo malabo pa siya. Ayan po. Medyo malinaw na po siya.
medyo malinaw na po ng konti. Palilinawin pa po natin ng konti ito. Ayan po, medyo malabo pa rin po. Ngayon naman po, itry naman po natin ngayon na isarado yung isa at bubuksan po yung isa. Punta po ulit tayo sa ating dual dip well na nilagyan po natin ng ball valve kung saan po may saraduhan po siya. Ayan, buksan po muna ulit natin itong isa at saraman naman po natin itong isa. Tingnan po natin kung kukuha po uli ang ating electric motor pump o ang ating jetmatic. Balik po uli tayo sa ating electric motor pump. Layo. Layo. Yan. Doon po siya ngayon humihigop sa ating dating sinasabi po ni kuya kanina na madilaw daw po ang kanyang tubig. Yan po. Okay pa rin po ang ating electric motor pump. Kumukuha pa rin po siya ng tubig sa dual na ating yan. Ngayon po, tetestingin po natin ang ating yung isang kanyang deep well gamit po ang ating guava leaves. Yan po. Yan po, testing po natin ang ating deep well galing gamit po ang ating guava leaves. Yan po, sinake po niya. Tingnan niyo po, nag-iba po ang kulay ng ating tubig. Medyo umitim po siya. May taglay din po ng konting kalawang. Yan. Ngayon naman po, subukan po natin yung isa na yung daw po magandang tubig na isa kanina. Kaya po pinadual po ng ating may-ari dahil po maganda po talaga ang tubig daw yung isang deep well. Buksan po natin yung isang maganda at sarado po natin yung may taglay na kalawang. Punta po ulit tayo sa deep well. Yan po, yan po yung may taglay na kalawang. Buksan po muna natin yung isa. Yan, ito po yung maganda na sinasabi. At isara po natin ngayon tong isa. Balikan po natin uli ang ating electric motor pump. Yan. Balikan po muna natin uli. Kaya po maya-maya. Yan yung bagong kabit. Yan po. Hindi na mag-reload lang ang pampalit. Tingnan niyo po. Malinaw na po. Yan naman po ngayon ang ating bagong kabit. Malinaw na po. Boss, testingin mo ngayon sa ating guava leaves o dahon ng bayabas. Yan po. Itatabi po natin yung kanina. Pagkukumparahin po natin. Gamit po ang ating guava leaves. Yan po. Iba yan eh. Tingnan nyo po ang pagkakaiba. Ayan. Ito pong isa, maitim na maitim. Oh. Dahil po itong isa, may kalawang po ito. Ito po, wala. Tingnan nyo po, halos hindi naman po siya nagbago. Pakaitim po ng isa. Tingnan nyo po, oh. Maitim na maitim. Kaya po, yun po, nilagyan po namin siya ng dual para just in case na kailangan po niya talaga ng mas maganda, yun po isa gagamitin niya. Yan po, oh. Laki po ng pagkakaiba. Boss, nakita mo naman ang pagkakaiba, di ba? Ayos.
kapag ka naubusan ka ng balong dun sa isa, itong malalim ang buksan mo. At yung isa naman, yung isara mo. Kaya lang, bago mo buksan yung isa, isara mo, buksan mo munang parehas, isara mo yung isa. Okay. Maraming salamat, boss. Good job. Ang galing. Oo nga pala. May check, balik natin pala ang ating kasangga rito sa connect na po natin ngayon ang ating electric motor pump sa kanyang 42 stainless steel gauge 15 water tank. Off po muna natin at connect na natin ang ating natin switch on. Buat po kanina yung po isa, may bago man po bagyang bagya lang, pero yung po isa maitim na maitim, no? Ayan, ngayon po nagdadrain pa po natin siya dahil ang dami pong laman na hangin ang kanyang water tank. Ipipressurize po muna natin siya tapos dadrain po natin. Yan, malapit na po siya mag-automatic. Ayan po, tunan po natin kung nasa na po ang water level ng kanyang tanke. Magsimula po tayo dito sa taas. Painit po kasi mararamdaman natin pagka po alapa po siyang laman. Yan po. Pagka po lumamig na ang pakiramdam ninyo, ayan po, eto na po ang water level niya. Andito na po siya. Yeah. Lapit na po siya sa PSI na 40. Yun, nag-automatic na po siya. Ngayon po, i-off po natin ang ating pressure switch. Ay, on and off switch or push button switch. Tsaka po natin siya i-drain para po maging malinis ng gusto ang kanyang tangke. Malakas. Nakita niyo naman po paano po natin kinabit po ang ating dual deep well na nilagyan po natin ng ball valve na PVC import GI diameter. Sana po may natutunan po kayo. Maraming maraming salamat po. Yan po. Nagagalit pa po ang ating electric motor pump o ang ating jetmatic. Yan. Yan po. Ang kanya pong PSI ay 40. Yan, nag-automatic na siya. Dahil po may automatic switch or pressure switch. Ito po ang kanyang push button switch. Balik po tayo sa ating deep well.
para po maituro po natin sa may-ari ang ating ginawa. Kaya ito, ito, tuturo ko lang sa iyo. Ito, sarado niyan ito. Yan. O, sarado to, ha? Sarado. Ngayon, dito tayo kumukuha sa isang bago ngayon. Ito yung bagong gawa. Diyan tayo kumukuha. Ngayon, bago mo siya isara dyan, kailangan buksan mo muna ron. Para doon naman siya kumuha, tapos tsaka mo palang isasara to. Para hindi magkahangin yung tangke natin. Ah, no, kuya? Opo. Kaya, maraming salamat. Mamaya na lang kay Lucina. Oo. Balik na lang kami. Te, salamat. Ito po ang aking kotse. Car. Ay, hindi pala. Car. Karamatsyog lang pala. Salamat. Salamat.